Hello, good morning, good afternoon. So today is June 7. So araw ng, anong araw ngayon? Tuesday. So meron tayo dito ang i-repair. So laptop siya guys, laptop naman. Ayan. So okay na siya, na-repair ko na siya, may display na. So ngayon, share ko naman yung sa BIOS kasi marami nagre-request sa atin. Paano magtanggal ng BIOS password. Ayan. So, nagpapaturo sila kung paano daw gamitin yung ganitong ayan. Ito. Ayan yung nagkaano. Gusto nila. Request nila to. So, ito ay ang model nito. RT809F Serial ISP Programmer. So, ayan. Tuturo natin kung paano siya gamitin. Ayan, so ngayon, hanapin natin yung BIOS. At kung paano kinukuha yung BIOS ng isang appliances. Halimbawa, laptop. Ayan. So, ituturo ko sa ngayon. Ay, ito guys, may BIOS to. Hindi natin alam yung BIOS password. Hindi din alam ng customer. So, iyan ako sa inyo kung bakit siya may BIOS password. So, Ctrl-Alt-Delete. Tapos, F2. So, tingnan natin guys. Ayan guys, mapansin nyo, may BIOS password siya. Ngayon, hindi alam ng customer, nalimutan na yung password. Di, ang gagawin natin ngayon, hindi natin alam. Ayan. So, tinry na natin i-reset dun sa onboard. Sa CMOS battery, so hindi siya nare-reset. So, kailangan siyang reprogram. Okay? So, patayin na natin siya. So, ngayon, locate lang natin yung BIOS. So, of course, ready natin yung kanyang BIOS file. So, paano magagawin nyo? Una, locate nyo lang yung pangalan ng model. Yan, halimbawa yan. Ang model niya ay 4820TG. So, search nyo yan. Tapos, may model dito sa likod. Dito, yan. Basahin nyo lang, may model yan. Ayan. So, ngayon, locate natin yung model. I-search natin siya sa internet. Ayan. So, si-search natin siya sa internet. And ito yung sinearch natin. Ito yung kanyang ISPIR. So, search lang natin yan. Then, kunin natin yung kanyang BIOS file. So, mayroon akong pinagda-downloadan dito na kilala na ito ng mga technician. So, punta lang kayo dun sa alisaler.com. Tapos, may isa pa dito na kilala. Ito, labuninside.com. So, yan. Dalawa yan. So, ito yung isa. Pareha siya. Ngayon, titingnan nyo. Meron kasi ang isang modelo. Ayan. Ito na. Open na natin. Tapos, ito yung isa. Ayan. Kapag kinilik nyo kasi guys, ito yung lalabas. So ngayon, ito kasing isa, mapansin nyo. Ito yung version nya. Ayan. Pag tinignan nyo yung modelo sa ilalim ng ano nyo, dapat meron ito. Modelo, para sure kayo. Kasi itong isa, yung Labuns, kay Labuns Inside, wala siyang nakalagay. So, hindi pa tayo sure, 100% sure. Kasi may nakalagay dito na Acer Aspire 47, ganyan, BIOS pin. So, wala tayong na-identify na ganyang modelo. Na ganito. Oops, naklik ko. So, wala tayong na-identify. Oops, naklik sulit. Yan, dito, wala tayong na-identify na ito. So, dito tayo sa kabila. Ayan, so, download natin yan. May download yan, ayan. Download lang natin. Tapos ngayon, ito na siya, na-download ko na siya. So, open natin yung folder. Then, extract natin. So, yun yung gagamitin nating BIOS file. So, punta tayo dun sa program na gagamitin natin. So, ito siya. Yan. Siyempre, lo-locate naman natin yung kanyang BIOS. So, gagawin natin dito guys, after ma-download natin yung BIOS, na hanap na natin yung BIOS sa internet. So, lulocate naman natin yung ating BIOS chip sa motherboard. Okay?
So, dahil dalawa yung ating BIOS chip na na-download, na mapapansin nyo. Diba, dalawa siya. Ito siya guys, yung files. So, dalawa. Ibig sabihin, meron tayong EC bin BIOS. At saka isang BIOS. Ayan. So, dalawa yan. Ibig sabihin, kukunin lang natin. Kung naka-store lang naman dito sa isa na to sa BIOS, yung password, dyan lang natin siya ilolocate. Okay? So, ngayon, hanapin natin yung BIOS. Kung, dahil dalawa siya, ibig sabihin, 2 BIOS siya. Ibig sabihin, dalawa siya. Isang sa EC at saka isang sa BIOS mismo. Yung ibig sabihin, yung BIOS, yun yung sa 32 siya, 32 bits tinatawag. Then yung isa is 16 bits. Doon tayo sa 32 bits. So, locate natin yon. So, inspection lang, board inspection. So, makikita naman natin yan agad-agad. Malapit siya sa PCH or sa PCH or sa what do we call this? PCH o kaya sa CMOS battery. Okay? So, PCH. So, ito yung PCH niya. So, ito yung sa kabila. Ayan. So, itong isa. BIOS din to. Sa VRAM. Pero PCH tayo. So, ito yung PCH. So, ito may isa. So, locate natin yung PCH. Dito sa BIOS tayo. PCH to BIOS. Mapansin nyo. Meron din siya dito. Ano? Ayan o. CMOS battery. Ibig sabihin, CMOS BIOS chip. Ito siya. Malapit siya sa PCH. Sa 3.3 supply kasi siya. So, dito tayo. Okay? So, locate natin kung 32 bits siya. So, ayan. Mapapansin nyo. Hindi pala naka-microscope. Sorry. Sa microscope. Ayan. So, mapapansin nyo dyan, WinBand. So, WinBand yung ating version. Then, nakalagay dyan, 25Q32. Doon sa unang letter na yun, guys, pag nakita nyo yung 32, ibig sabihin, nasa, ano siya? 32 bits or 4MB something. Something like that. 4MB. 32MB ba? I don't know, pero i-search nyo lang yung BIOS number na yun, guys. Pero pag nakita nyo kasing ganyan, 32, ibig sabihin, kaya dyan i-load ang 4MB. 4MB na file. Kasi nakalagay dito sa ating ano is 4MB. Mapansin nyo, 4MB siya. Kaya nga i-locate. Kasi itong EC bin na nakalagay nyo ay 512 lang. Ibig sabihin, kaya lang siya i-locate sa 16 bits. Itong isa sa 32 bits ito kaya. Yung 4MB na yan. Okay? So, nakalagay kasi dito sa ating BIOS chip is 32. Ibig sabihin, kaya siya dito yung BIOS program natin. Okay? So, tanggalin lang natin yan. So, gamitin natin ay mamanualin na lang natin. Hindi na tayo magkuhano ng hot air. Kasi malapit siya sa PCH. Okay? Yan. So, manualin lang natin siya. Hinangin ko lang siya, guys. Hinangin ko na lang. So, tanda natin. Doon yung pin 1. Hindi pwede magkabaliktad dyan, guys. So, doon yung pin 1. Okay? Okay. Locate ko lang yung ating ano dito. Mga tools. So, lagyan natin ng flux. So, hindi ko na siya atin para hindi uminit. So, pakapitan na lang yan natin ng soldering lid. Mas mabilis tanggalin yun sa ano. Kasi ang soldering, sa hot air pala guys. Sa hot air, I mean. Soldering ako ng soldering. Sa hot air kasi, tatagal pa siya bago matanggal. Masanay kasi ako magtanggal pag gamit tayo soldering. Ayan, so tanggalin ko. Gamitan ko lang yan ng dalawang soldering iron. So, ingatan lang natin madamay yung kanyang dalawang resistor sa side. Ayan. So, okay na siya. Tanggal na. So,
Hinata lang natin yung dalawang resistor sa side. Ayan, okay na. So, kunin natin ang BIOS. Tuturo ko sa inyo paano i-program yung BIOS gamit yung ating programmer. So, marami kasi yung nagre-request eh. So, nung paano gumitin yung programmer na yon. Kasi mayroong gustong bumili ng mga tools. Wala pang knowledge sa pagpo-program. So, gusto nila i-Tagalog daw yung lingwahe. So, request to ng ating mga viewers sa YouTube channel. Yan. So, okay na siya guys. So, may pin 1 naman yan. So, ito na siya guys. I-apply na natin sa programmer. So, ang gamit natin ay ulitin ko, RT-809F Serial ISP Programmer. So, ganito siyang design. Lapit nga natin. Ayan guys, para makita niya malinaw. So, oops. So, kailangan pala natin adapter. Itong ganito. So, ayan. So, dalawang adapter na ganito. Isang maliit at isang malaki. Pag mga malalaki yung chip, malaki din yung gagamitin yung adapter. Ayan. Tapos, may pin yan guys, pin 1. So, makikita nyo naman yan sa site. So, tapos may nakalagay dito na pin 1. So, kung ano yung position dito, ganun din yung position. Pin 1, may pin 1 doon. So, ganun yung position. Doon lang sa maliit guys, kasi maliit lang naman yung chip natin. Dito lang. Ayan, okay? Tapos ngayon, poprogram na natin siya. Pumunta naman tayo sa screen for programming. So, ang gagawin nyo guys, bago kayo mag-reprogram na isang BIOS, babackup nyo muna siya. So, identify nyo muna. Ayan, na-read siya. Mababasa nyo dito is 32 MB. Ayun, 32 bits. Ito yung sinasabi ko ay 32 bits. So, di ba nakita nyo, 32 bits nga siya. 32 MB. M bits. Okay. Ibig sabihin, supported niya yung 4 MB. Okay? Dahil na-read na siya, na-identify na natin siya, i-read natin siya para i-save. Okay? Ayan, reading. Just wait lang for a while. Ma-read natin yan. Ayan, na-read na. So, mayroon tayo ditong copyin natin to, rename. Ctrl-C. So, hanap, i-ano natin ang location. So, backup natin. Dito tayo. Tapos, sa old BIOS. Ayan. Lagyan natin dito ay old. Ay, sa uli na lang po sa ano pala. Tama nga, doon na lang. Saan ba ako napunta? Ayan, old. Tapos, save natin siya, guys. Kasi ito yung backup natin. Ayan, save. Ayan. So, nasave na natin siya. Pwede na tayo mag-format. Erase na natin yung laman ng BIOS. Okay, erasing. Ayan. So, antayin nyo lang guys hanggang sa mag-okay. Nilalabas dyan na okay. So, yun yung paggamit ng ano. At kung magda-download pala kayo guys nitong ganito ISP, search nyo lang yan guys. Marami naman siyang, pwede nyo siyang i-download kahit saan. Yung ISP programmer na ganitong ano. Itong yung ginagamit natin. Madali lang yan guys. Napaka-basic. Search nyo lang yung pangalan ng ISP programmer natin. Halimbawa, ayan, i-search nyo lang ay RT-809F. Tapos lagay nyo i-download sa Google. So, ayan, lalabas na yan, guys. Download nyo lang siya. Tapos pag-install nyan, basic rin, guys. Madali lang, next lang. Sobrang easy. Kaya, so, no need to tutor yung installation nito. So, ayan, na-ano na natin siya, guys. Na-erase na natin siya. So, ang next natin gagawin is, open naman natin yung ating dinownload na tinuro ko sa inyo. So, ito siya guys. Dinownload natin. So, BIOS 4MB. Yan. Na-identify natin 4MB. Tama ba? Ulitin nga natin.
Ayan, BIOS, 4 MB. Ayan, okay, sa taas. Ayan, tapos ngayon, after natin ma siya ma-load, nakalagay dito, nakaload na siya. Ayan, has loaded. So, write na natin siya, guys. Pindutin natin yung write button. Write, okay. Kailangan siya, guys, ay maging success bago natin siya ibalik. Ayan, lalabas siya dyan na okay, kagaya nito na sa taas na to. Antayin nyo lang, guys, hanggang sa maging okay. Tapos kapag binalik nyo yan, magkakaroon na yun na display. Ayan. So, okay na. Okay na siya, guys. Then, ayan. Punta na tayo dun sa kakabit na uli natin. Okay? So, ayan na. Kahit naka-power, guys, pwede nyo siyang tanggalin. Wala namang issue na shorted. Magsushort yung ating IC. Okay? Pwede nyo tanggalin. Pwede nyo rebootin yung USB kung gusto nyo. So, yan. Na-load na natin siya. So, kakabit na natin siya. Then, ite-testing natin after natin siya makikabit. So, again, siyempre, pagkakabit yung dating position kung paano nyo siya tinanggal. Okay? So, microscope tayo para makita nyo yung paano natin siya ma-identify na correct yung ating position. Okay. So, ang BIOS, guys, ulitin ko, may malapit sa CMOS battery at saka sa PCH. Yan. Ang AC bin, ang AC bin file ay malapit naman siya sa AC. Sa AC or SIO. Yan. Either sa likod ng SIO yan, guys. Ayan. So, ano na natin? Ito na siya. So, may marking dito, guys. Ayan. Yung pinagaya kanina. Ito yung marking niya. So, tapos ito yung ating marking ng BIOS chip. Nalagay lang natin siya dyan. Okay na siya. Nakakabit na yung ating Tapos linisin na lang natin siya. So, duluhan naman siya sa tagilid lang natin. So, linisin natin siya ng lacquer blue. Yan. Tuloy na lang natin. Okay na yan. Tapos, titesting na natin siya kung nawala na yung ating BIOS password. Okay? Ayan. So, ganito, guys. Bale, pag hindi gumana sa yung ating unang ginawa, hindi gumana. So, din, naka-isang flash tayo. Siyempre, ang tinatanggal kasi natin is BIOS password. Ayan. So, yung una nating dinownload, so explain lang natin. So, pag ang BIOS ay halimbawa, nag-download kayo, ito lang display. So, huwag kayong hindi nyo kailangan mawala ng pag-asa. So, i-share ko lang yung ating dinownload, no? So, sa screen. Ayan. So, ito guys. So, yung dinownload natin ay Ali Saler. Ito yung dinownload natin. Pero, hindi siya nag-works. So, ito yon. Yan. Black screen. Black screen. Tama. Black screen. No display. Yan yung pinownload natin ito. So, ngayon, pag ganun, dahil libre naman kasi yan, so, hindi natin sure na 100% ay gagana. Ayan. So, ang gagawin natin ng sunod, siyempre, hanap ulit tayo. So, itong kay Labon Inside, so, pwede rin natin itong itry in case na hindi gumana. Kagaya nga guys, nakalagay naman dito is archive is support niya rin yung BIOS. Nakalagay kasi dito Easy Raspberry 4735. So, kung babasahin natin siya, read more. Okay. Ayan. So, kung babasahin kasi natin yung niya,
Ayan, supported din niya si 48 BIOS bin. So, yun yung nakalagay dito eh. Ayan, supported niya yung ganung model. Ayan yung nakalagay. Pwede natin siyang itry kung gagana o hindi. Ayan. Ayan, nakalagay naman sa kanya, supported niya. Tapos yung bukod kasi doon sa pagbabasihan natin, ibig sabihin, sinasabi kasi daw dito, nagbe-benefit din daw kasi ha, yung modelo na ito ng BIOS. Tapos, yung board, ano niya, board serial number is ito. Mapansin nyo guys, yan. Ibig sabihin, gagana rin siya. Kasi yung nakalagay dito sa ating, ay, same. Ayan. So, makalawangin lang itong part na to. So, lilinisin ko na lang to. Ayan. So, ibig sabihin, pwede siyang i-testing. Kasi wala na ako makitang ibang libre. Kasi dito may bayad. Dito kay Dr. Bias, may bayad. So, wala akong makitang libre na ano. Ito, pwede ito yata isa na to. Pero iba kasi siya. 4745G siya. Tingnan natin kung pwede rin siya. Ayan. So, ito nakalagay dito. So, pwede rin siya. So, i-try natin to. Then, i-ano na natin. I-ano ko na rin. I-install na natin. Tingnan natin kung mag-works. Okay? Ayan. So, na-install na natin yung ano, yung BIOS. Yung BIOS na dinownload natin. Yung dinownload natin kay dito. Okay. Dito tayo kumuha sa isa kay Lebon Inside. Yan. Dito sa BIOS na to. Tinarayan natin to. Yan. Titesting natin kung mag-work siya. So, nailagay ko na siya guys. In-skip ko na siya sa video. So, alam nyo na, may turo ko na before dun sa unang reflashing. Same lang naman yon, ulitin nyo lang. So, ayan, na-reflash na natin siya. Na-reflash ko na siya. Ang gagawin naman natin, ititest ulit natin siya. So, ganun lang guys kung ano, try and error tayo. Ayan, so, na-reflash na natin, na-reflash ko na siya dito. Ito, yung BIOS lang, concentration tayo. So, hindi natin kailangan galawin yung EC. Ayan. So, hindi natin gaya ng galawin. Ito, dito lang tayo. Kasi, ito lang naman yung BIOS eh. Pwede rin kasi tayo mag-flash nyan parehas. Kung mayroon siyang compute trace, pwede yan. Tanggalin natin. Ito. Okay? So, wala naman siguro siyang compute trace. Compute trace. Ayan. So, ito lang i-flash natin sa tabi ng yung BIOS chip. Okay? So, i-try natin. So, ang gagamitin ko na lang muna natin ay external monitor na lang. Ganito na lang. So, dala lang natin siya pati display sa monitor na yon. Tapos, ito. So, plug natin charger. So, 19 volt siya. So, power on natin. Okay, may LED siya. May ilaw. So, tingnan natin kung mag-display kung gagana naman. Tingnan natin doon. So, wala. Walang display. So, sa pangatlong ano tayo, try kung walang display. Oops, nag-display. Mukhang may display. Tingnan natin. Parang mayroon yata. Just wait lang. So, mukhang may display yata. Tingnan natin kung black screen o hindi. Ayun. So, may display. So, ibig sabihin, hindi na tayo pu-proceed sa pangatlong step ng reflashing. So, ganun lang kasi guys. Kasi libre yung kinukuha nating BIOS. Hindi tayo bumibili kay Benapix o kaya kay Dr. BIOS. Kasi mayroon silang ano eh, plan na kailangan bilhin para ano. So, ayan. Ngayon, may display siya. So, check natin kung may password pa rin. Ano guys? So, ang gagamitin ko na lang ng keyboard ay ito na lang. Salpakan na lang natin ang external keyboard. Okay? Control at delete to restart. So, hit natin ang F2. So, tingnan natin kung wala ng password. So, F2. Hit F2. Yan. So, wala na siya, guys. Ayan. So, pwede na. Gumagana na, guys. So, may display tayo. Yan, wala tayong hard disk. So, kaya wala tayong nakikita. So, okay na siya guys. Gumagana na. Yan, pwede nyo naman niyang i-upgrade. Yung UUID. So, hindi nyo huwag nyo pansinin yan. So, hindi naman kailangan yan. Pwede naman niyang i-edit sa BIOS editing program. Pero at least yan ay okay na. Gumagana na at may display na. So, detected na yung ating ano. Ayan. Oh, it's working na siya. Pwede nyo rin siyang i-update sa yung pag na ano nyo yung download nyo lang yung
tawag dito, yung bin file na sa e-share, yung kanyang BIOS, pwede yun mag-update kung gusto nyo i-update. So, okay na siya, may display na siya. Ibig sabihin, success yung ating pagpa-flashing sa pangalawang attempt. So, ganun lang yung gagawin nyo guys in case na kayo ay nagtatry and nagre-repair ng laptop na BIOS reflashing. Diba, may password. Yan, ganun. Yan. So, ganun lang yung gagawin nyo. So, wag ganun. Try and error lang. Alam naman yan ng mga kapwa natin technician na iba yung mga master at magagaling nating technician dyan. So, alam na yan kung paano yung ginagawa nila. Kahit mapapansin nyo naman, nagpo-post sila. Diba, first attempt daw, replace BIOS, not good, replace again, na good. So, mapansin nyo yan. Isa dyan na mahilig mag-post ay si Sir Junarawan ba yon? So, from Alabang. So, isa siyang master technician. Magaling siya sa technician. So, nagpo-program na rin siya ng EC. Ayan. So, yun isa nakikita ko nagpo-post ng ganon. Try lang. Replash. Kasi kumukuha tayo ng libreng BIOS eh. Pwede rin naman, bumili tayo. Ngayon, kung doon sinabili natin ay kasi nakaplan yun eh. Try lang. Ayan. Hanggang sa makuha nyo, hanggang sa mapadisplay nyo, then matanggal na nyo yung password. Ganun lang. So, hindi kasi siya kaya dun sa reset lang siya na tatanggalin natin si mas battery, tapos pag-shorten lang natin. So, hindi siya nawawala sa ganun eh. Depende sa model kasi ng laptop. Meron kasing easy siya eh. Tapos, meron din laptop na via USB yung pag-replash ng BIOS. Meron din nun. Na-try ko siya sa HP. Yung HP, meron yun eh. I'm not sure sa ganitong modelo. Hindi ko na-try sa ganitong modelo, guys. Hindi ko pa na-try sa Acer. Sa HP, kalimitan tinanong ginagawa ko sa HP. Ayan. Saka may tools naman kasi ako eh. Medyo, minsan wala na rin sa isip ko yung pagre-replash ng ibang techniques, ibang kung paano, ganyan. So, ngayon, tanggalin ko, replash, mas mabilis. Doon nabibilisan ako doon. So, ganun na lang. So, ayan. May display na siya. Working na siya. So, babalik ko na lang siya doon. Na yan. Kasi ang problem naman natin ito is may password yung BIOS. Hindi natin mapasok, mag-reformat. Then, tinuro ko kung paano yung paggamit ng RT-809 Reflashing ISP programmer. So, itinuro ko kasi marami nagre-request sa atin. Ayan. So, himay-himay nyo na lang yung aking mga ginawa kung paano. So, basic na yun. Kaya-kaya nyo yan. Kung hindi nyo makuha sa ating video na ito, pwede kayo mag-try sa iba. Marami namang maraming paraan. So, may mga guide naman kasi kahit kay ISP programmer natin, may guide naman dun how to use the ISP programmer. Mayroon naman siyang manual. Ayan. Kasi pag bumili ka kasi nitong ganitong programmer, ayan. Pag bumili ka nito, meron niyang guide. Hindi na wala. May CD pa yan. So, nabili ko lang siya ng 2-1. Dating may promo yan, nasa 2,000. So, hindi ko inabot eh. 2-1 plus na yun, no? Kompleto ko. Kompleto na yan, isang set. Ayan. So, nabili ko yan sa Shopee. Ayan. So, ayan yung repair natin. Okay na siya. It's done. So, actually, wala yung display. Hindi ko na videohan. Yung una. Kasi marami. Tamba kasi tayo ng repair. So, hindi ko siya binidyuhan. Wala siyang display din. Napa-display na natin. Then, sabi nung mayari. Sinabi ko, sir, may password din ng BIOS nito. Sabi niya, magkano bang additional? Patanggal ko na rin. Ayun, okay tayo sa deal sa customer. Ayun, pinatanggal na niya. Tinanggal natin. Ayun. So, ganun lang yung ginagawa ko, guys. Pagtawa ko yung nagre-repair ng ganito, may password. Pag hindi kaya ng manual, try and, you know. Ayan. So, hanggang dito na lang ating video repairing. Kahit kunting kalaman, na-share ko. So, salamat po sa inyong panonood. So, see you on the next video. Bye-bye.